Minsan ba ay naisip mo kung ano nga ba ang edukasyon? Bakit nga ba binibigyan ito ng halaga ng mga tao? Halina't sabay-sabay natin tuklasin kung ano nga ba talaga ang edukasyon at ang mga bagay sa likod nito. Ang edukasyon ay ang pagbabahagi ng kaalaman, mabuting paghusga at karunungan. Isa sa mga pangunahing layunin ng edukasyon ang ipahayag ang kultura sa mga susunod na salinlahi. Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang bagay o titulo na maaari nating ipagmalaki sa ating sarili at sa iba. Sapagkat ang edukasyon, karanasan at ang iyong natututunan ang siyang tutulong sa iyo para makipaglaban sa agos ng buhay. Halos karamihan sa atin, sinasabi, ang edukasyon ay ang susi patungo sa magandang kinabukasan. Ngunit, kailan nga ba nagsimula ang sistema ng edukasyon dito sa ating bansang Pilipinas? Dito pinayagang makapag-aral ang mga kababaihan at mahihirap na mga Pilipino. Nagkaroon din ng mga pribado at publikong paaralan na hindi pag-aari ng simbahan. Bagamat hindi na bago sa Pilipinas ang libre at sapilitang pagpapaaral dahil naisagawa na ito noong panahon ng mga Espanyol, mas malakas naman ang naging epekto ng programa ng mga Amerikano dahil naging mas malawak ang saklaw nito. Bukod sa matrikula, libre rin ang mga aklat, lapis at papel. Kaugnay pa nito, nagpalabas din ang mga Amerikano ng kautusan na maaaring ikulong ang mga magulang na hindi pinapapasok ang kanilang mga anak sa paaralan. Unang naging guro noong nasakop tayo ng mga Kastila ay ang mga misyonerong pari. Ang kultural na pagbabago ng lahing Pilipino ay batay sa relihiyon. Ang edukasyon ay pinamahalaan ng mga praile sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga paaralang parokya o paaralan ng simbahan na siyang naging isang paaralang itinatag sa Cebu. Lawak na kaalaman ng mga unang Pilipino ay hango sa edukasyong di-formal. Di-formal sapagkat walang istruktura ng formal na edukasyon na alam natin ngayon. Walang paaralang pinapasukan at mga asignaturang pinag-aaralan. Gayunpaman, mataas ang antas ng marunong bumasa at sumulat sa mga sinaunang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ay mayroon ng edukasyon ang ating mga ninuno. Ang mga bata ay nag-aaral sa sarili nilang tahanan kasama ang kanilang mga magulang bilang mga guro. Sila ay tinuturuang magbasa, magsulat, magbilang at manampalataya. Hindi lamang mga araling pang-akademiko ang itinuturo sa kanila. Mayroon ding sinaunang alpabeto ang mga Pilipino. Alibata ang tawag dito na binobuo ng 17 titik na may 3 patinig at 14 na katinig. Ngunit, ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, baybayin ang tamang tawag dito. Ang
pagtuturo ay nangyari sa Cebu noong taong 1565. Tinuruan nila ang mga bata na magsulat, bumasa, magkwento at tumugtog ng mga instrumento. Ang mga Pilipinong nakapagtapos noon ay tinatawag na ilustrado o alta sociedad ng lipunan. Napukaw sa isip at puso nila ang kaisipang nasyonalismo. Noong panahon ng Kastila, lubos na pinalaganap ang Katolisismo. Pilit na ipinasaulo sa mga mag-aaral ang mga dasal na kinaiinisan ng marang. Layunin ng mga Amerikano na palaganapin ang demokrasya. Ituro ang wikang Ingles at ikalat ang kulturang Amerikano. Layunin nila ang pagpapalaganap ng kulturang Pilipino, pagtuturo ng edukasyong bokasyonal at elementarya, pagpapalaganap ng Nipongo at pagtataguyod ng pagmamahal sa paggawa. Naroon ng mga suliranin sa mga gusaling pampaaralan, gayon din sa mga kinakailangang kagamitan dito. Itinuro pa rin ang mga kaisipang pangdemokrasya at Ingles pa rin ang wikang panturo. Inilunsad ang Study Now, Pay Later. Layunin nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na makapagpatuloy ng pag-aaral. Marami rin mag-aaral ang nabigyan ng scholarship. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti itong nabago. Dala ng modernisasyon, mahabagong teknolohiya at mga estratehiya ng pag-aaral, ang edukasyon ngayon ay makulay, masining, maalam at maunlad. Ginagamit ang demokratikong kaisipan, may malayang pagdedesisyon tungkol sa mga bagay-bagay kung paano ka uunlad bilang isang tao at ang pagsasagawa ng mga gawi sa pag-angat kung paano mapapaunlad ang sarili, ang bayan at ang bansa. Ngunit, kahit may mga pagbabago, hindi pa rin maiwasan na harapin ang mga suliranin. Sa paaralang ito, ay nakapanayam namin ang dalawang bata na estudyante dito. Aming kinuha ang kanilang mga opinyon at saloobin patungkol sa mga suliranin na kinahaharap nila sa kanilang paaralan. Anong mga problema yung nararanasan niyo sa loob ng classroom? Minsan po, sobrang init sa loob ng classroom. Ay, wala ba kayong aircon? Wala po. Electric fan? Meron po. Seven. Ilan ba kayo sa classroom? 40 plus. 40 plus? Ilang section ang meron sa inyo? Six. Ano pa yung mga problema ang naranasan ninyo sa classroom? Yung mga bully po. Ano mga solusyon yung ginagawa ninyo kung bumibully kayo? Minsan po, nireport sa office. Nireport sa office. Anong ginagawa nila pagka na-report na? Hindi sila makakatanggap ng Nabanggit ng mga bata ang kakulangan sa gamit katulad ng electric fan. Maisasama na rin dito ang isyu patungkol sa kakulangan sa libro, pisara at pati na rin ang mga classroom. Ang budget ng pamahalaan para sa edukasyon ay ang pinakamataas na bahagi ayon sa saligang batas ng Pilipinas. Ngunit, isa pa rin ang ating bansa sa may pinakamababang pondo na nakalakaan sa edukasyon sa buong mundo. Kamusta naman yung mga facilities na meron sa school dito? Okay lang naman po. Kompleto ba? Or ano sa tingin niyo yung kulang? Wala kang mga friends kasi yung mga facilities pa. Kadod
Wala ba kayong mga janitors? Meron. Pero madudumi ka rin. Yung mga teachers ninyo, ano bang ginagawa niyo ng solution sa mga? May nagre-report ka about sa mga kulang? Kami binibigyan. Ito yung isa sa sinasabi niyo ng CR ng boys dito sa building ng Matay Hall. May ikang mga sarados yung mga basura. Hindi yung nagpa-function to according dun sa mga bata. Yung CR ng mga kababaihan. So, kung may isip natin, yung unang problema nila is hindi na magugagani yung mga pinipo nila. So, paano nila, paano sila magugugas or makapalaginig yung sinidab nila? Then, yung amoy, hindi siya masyadong kaaya-aya. Tsaka, wala na tutulungan. Ayan, yung mga pinipuan. Hindi na rin po siya nagkapos. Walang siguridad kung sinaban yung umapasok dito. Hindi nga yung nag-function yung flash. Ano yung kulang sa classroom? Yung food sa tray na. Parang food sa tray. Ano? Hindi kami nabubusan. Kasi puro ano lang, chips. Ano yun? Libre or binabayaran? Yung binabayaran. Magkano? Nakadepende po. 7, 8, 9, 10. Sa araw-araw ba magkano yung Sa 100, naubos mo yun araw-araw. So, sa isang linggo nakaka-500 ka, miniipan ka naman. Saan pinakambi na yung mga iniipan? Ay, ano? Pinakambi. Sa CVS. Para saan? Para pag ano po kung may aalis. Yung 20 daw, umus na siya. Hindi po. Bukod sa baon, meron talaga kayong baon talaga, kanin na lang. Minsan. Bakit minsan? Minsan wala na. Minsan po kasi nalilang mga kasi yung trabaho ng Maui Boys, nag-inig ka. Opo. Yung bawat room dito sa Matay Hall, pinakain ko lang po lang yung mga janis nila. So, sobrang mahaba ko sa mga bata. Kagaya nga yung sinabi nila kanina na may nasugatan at hindi na lang sa clinic. So, kung hindi ko sila araw-araw, masyadong delikado para sa mga bata na magkaroon ng mga gantong sinira sa paaralan. So, kung may bata na magtanghang ilagay yung kamay dyan, maaari siyang mapahama. And worst is, manisira siya. And next one, itong kanina yung mga bata, kung gumagamit mo yung mga bell nila, tapos kung mayroon yung basina sa sarili nilang mga classroom. Sabi nila na hindi gumagana yung bell. So, pwede silang matetano dito or matusok na sugatan. Tumako naman tayo dito sa fire exit. Hindi siya nakalock. May iba natin na nabubuksan at pwede kang access. So, medyo okay naman kasi fire exit siya. Pero may kita natin banda dito na may harang. So, if ever man magkaroon ng emergency, so paano mga kababayan mga estudyante dyan? And may kita natin yung tarik na talagang delikado talaga pag nahulog sila. So, andito tayo sa building kung saan yung mga grade 6 nagka-classroom. So, may kita natin may mga bukas na mga plywood. So, wala bang nalalagay dyan? Pusa. Tapos, wala namang nakakatmot. Wala naman. Wala naman. So, delikado. Pag umuulan, hindi naman siya wala namang tulog. Nababaha. Tapos, bumababa. Kakabot po sa amin ang gandaba. So, sa classroom, yung ibig sabihin.
kinabahan niya. Hindi naman. Kasi matigas. Paano hindi nangyayari na hindi umaabot sa classroom? Kasi matatakas pa lang ko. Pero bali itong hallway ninyo na pupuno ng tubig. Yun, parang ano na ako, nababasa. May mga nadudulas. May mga nadudulas. Wala namang nababago. Wala namang nababago. Kapag wala naman sa safety dito sa school, ano mo sasabi nyo? Pag masyadong maraming maraming bata, pinapaayos po sila ng mga guard at hindi po sila inaarap makikita. Sa room ninyo, sa hindi ba safe kayo? Pagka sa second floor, third floor? Magkang second floor ba naman? Wala namang mga basa, nagsira, na pwedeng mapahamak kayo. Pagka ano ba yung bintana ko doon sa bandang, gilid sa akin. Isa ko pagka sobrang grupo yung mga basa na babasa ko sa inyo. Tapos, ito nyo. Agad ba ako yung nasusunusun mo? Ano ka kayo yung mga nababasa ko sa inyo? Ano ginagawa? Ginagawa ko yung pinagawa. Ano mo ang public school is? Kuminsan, I would say na mas mababa ang quality ng kanilang. Pero kuminsan, it's not a fair statement kasi pag tinignan mo yung number of enrollees, marami. At triple nun sa atin. Pag tinignan mo ang section 1, section 2 ng public school, at some came from that. They are very good. Nakukuha natin yung mga balitito at sulatito at mga honor students nila. They come to us, they go to Angra. Many of them stay at Angra. So, pag tinignan mo, so if you talk about it, ilan sections yun, sabihin na natin, mga 1 to 4 sections nila. So it's about the same dito sa atin, yung sections natin dito. Kaya lang ang daming enrollment nila. Kaya pag tinignan mo yung bandang dulo, yung quality is not as a problem. See, that's the big problem. See, how do you manage a very big population? Nga po, may mga problems din po yung sa mga public schools po. Usually, their problems are about facilities po and kakulangan po ng classrooms. So, walang classroom because madami. Diba? And then, wala yung facilities yung mga text. So, di lang kayo, ano yung pangarap niyo? Marami pang mga bata ang katulad nila na nakakaranas ng mga suliranin sa edukasyon, ngunit hangad pa rin nila ang magandang kinabukasan. Sila ay handa pa rin mag-aral kahit na may mga kakulangan silang nararanasan. Isa sa mga bagay na nagpapaalala sa kanila na mag-aral ay ang kanilang mga munting pangarap. Pangarap para sa sarili at para sa pamilya. Kahit na may mga suliranin tayong kinahaharap, meron din tayong mga paraan na ginagawa upang isalba ang edukasyon dito sa ating bansa. Narito ang mga naisip na paraan upang masolusyonan ang mga suliranin na kinaharap natin. Kung ang problema ng paaralan ay ang mga silid-aralan, dapat magkaroon ang gobyerno ng sariling gawaan ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng silid-aralan at hindi inaasa sa mga contractors o suppliers na gagawa para sa gobyerno
na sa bandang huli ay taong bayan din naman ang talo. Kung ang kailangan ng mga estudyante ay mga gamit sa pag-aaral tulad ng notebook, libro at iba pa, dapat ay magkaroon ang gobyerno ng sariling gawaan ng mga ito o imprentahan na siyang magpapamahagi sa bawat mag-aaral upang kanilang magamit sa kanilang pag-aaral. Ipinatupad ng dating Pangulong Noynoy Aquino ang programang pang-edukasyon na tinatawag na K-12. Ang programang ito ay naglalayong mapataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa nakaraang taon, pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ito ay naglalayong magbigay ng libreng pangmatrikula sa mga estudyanteng nag-aaral sa mga pampubliko at lokal na pamantasan at kolehiyo at sa mga teknikal at vocational na mga institusyon. Dahil sa programang ito, ang Pilipinas ay isa sa walong bansa sa mundo na nagbibigay ng libreng edukasyon sa kolehiyo ayon sa ulat ng Manila Bulletin. Maliban sa mga nabanggit na paraan at programa, isa sa pinaka-importanteng bagay sa pagpapaunlad ng edukasyon sa ating bansa ay ang pagbigay pansin sa mental health at well-being ng isang estudyante. Malaki ang parte ng isang guro sa pagpapalago ng maayos na kalusugan sa pag-iisip ng isang estudyante. May uugnay dito ang Article 11 of RA No. 7836 o mas kilala bilang Philippines Professionalization Act of 1994. Ang Board for Professional Teachers ay nagpasatupad ng Code of Ethics for Professional Teachers. Pagiging isang guro ay mahirap at hindi mapagkakaila iyon. Ngunit malaking bagay ang pag-iintindi sa mga estudyante. Ang simpleng pag-iintindi at paggabay ng maayos sa pamamagitan ng paniniwala sa kakayahan ng estudyante at pagkaengganyong pumasok sa isang mapayapang klase ay malaking bagay upang mapanatili ang malusog na mental health. Unti-unti nating sisimulan ang mga nabanggit na hakbangin tungo sa kaunlaran ng edukasyon, tiyak na mas maraming pagkakataon ang pagkakaroon ng isang produktibo at malusog na estudyante na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa.